Hello guys, yan. Tuturo ko naman sa inyo kung paano i-download yung Windows 11. Yan yung latest na software ni Microsoft. Okay, yung pagka-download nyo ito, pwede nyo pang-upgrade nyo sa Windows 10 nyo o Windows 7 nyo. Pero make sure lang, kailangan meron kayong CD key ha. Original na CD key. Okay? Dalawa yung da-download natin. Isa sa USB at isa yung ISO file. Sa USB naman, kailangan nyo at least 8GB na flash drive. And then sa ISO file naman kailangan nyo at least 6GB capacities dun sa hard disk nyo. Okay, so ayan, sundan nyo lang to. Punta kayo sa Windows 11 download. Ayan yung link, ayan, lalagay ko rin sa description para i-click nyo na lang. Okay, dito tayo sa USB muna. Ayan, yung download button. Tapos, yan yung i-download natin. Yan. Karaniwang ginagamit to pag sa mga ano eh, yung mga clean install, yung mga bagong installation. Okay, yan ang unang gagawin natin. Make sure lang na meron kang USB flash drive. At least 8GB. Okay, then download na natin. Ayan, nagda-download na siya. Okay, then Microsoft Windows verification, then yes mo lang. Then wait lang guys, ilalagay ko lang yung USB flash drive. Yan, bali yan yung Microsoft Software License Term. Kailangan i-accept yan. Okay, wait lang, ilalagay ko lang yung USB flash drive. Yan na, yan na, detected na yung USB natin. Yan, nakalagay siya sa drive E. Yan yung drive niya. Okay, yeah. And license terms and agreement. So accept lang natin. Then kung gusto niyo palitan yung language, yan yung edition, i-uncheck niyo lang to. Language naman dyan. So, ibalik lang natin. I-check lang natin. Default na lang natin. Then, next. So, yan. Focus tayo sa USB flash drive. Meron din ISO file. Mamaya, yan ang gagawin natin. So, USB muna tayo. Next. Yan yung drive natin. Sa drive E. Yung flash drive natin. Then, next. Then, yan. Downloading na ang Windows 11. Yan. Medyo ipapass forward ko na lang yung downloading niya para hindi gaano matagal yung video natin. So, bali, inabutin ako din ng download nito is 18 minutes. So, depende rin sa inyo to, sa internet speed nyo. Pero kung HDD ka pa rin, sa pag ISO medyo mabagal.
Okay, ready na yung flash drive natin. Okay, finish. Tapos tingnan natin. Tingnan natin sa Explorer. Sa Drive E. Ayan, yan na. Kailangan na yung drive natin. Tapos tingnan natin yung properties niya. Kung ilan yung kinain sa flash drive. So, yun. Out of 29 gig, 4.17 lang ang nagamit niya. So, yan. At least, 8 gig dapat meron kang flash drive. Yun yung recommended yung capacity, 8 gig. Okay. Doon naman, create naman tayo sa ISO. Nasa baba lang naman yan. Yan, select this disk image ISO. Yan, select lang natin Windows 11, then click download, then select language, then siyempre English, universal language, and confirm na natin. Then, meron naman si select. So, isa lang naman siya. 64-bit lang naman. So, click na. 64-bit. Tapos, yan na siya. Downloading na. So, again, didepende ito sa internet speed nyo. Download. Bali, dapat sa hard disk nyo, meron kayong at least available pa na 6 gig. Mismong nasa desktop ka, tapos i-open mo lang yung file. Kung Windows 10 ang gamit mo, yan. I-double click mo lang siya, tapos magka-create na siya ng virtual drive. DVD drive, yan. Pwede mo siyang i-upgrade yung Windows 10 for Windows 7. Yan, ayan na siya. Tingnan na natin. Double click natin, then magka-create siya ng virtual drive. Yan, nag-create na siya ng virtual drive. And then, pwede mo siyang i-update yung Windows 7 mo or Windows 10 mo. Make sure lang na alam mo yung CDK mo. Kasi pag itatanong niya yun eh. Papa-input niya yung CDK mo. Okay?